Good morning mga ka-FW around the world and welcome back to my channel. If you are new here, please do like, share and subscribe to my channel and also hit the notification bell so you updated sa mga videos na upload ko in the near future. Thank you. Ngayong araw na ito ay magbibigay po tayo ng opinion tungkol sa isang video na naganap sa Seaside Kuwait. Dahil marami po sa ating mga kababayan ang nagtatag at humihingi ng aking opinion. So without further ado, magbigay po tayo ng opinion sa videong ito. Ang videong ito daw po ay nangyari o ay naganap sa Seaside Kuwait. Kitang-kita naman po sa video, nag-i-enjoy si kabayan. See, kita nyo naman po, sobrang saya niya sa pagsayaw. Pero ang hindi lang po nagustuhan natin ng ilang mga kababayan natin ay sumasayaw siya sa public place. Alam po naman natin na medyo mahigpit sa Kuwait tulad ng ibang bansa sa Middle East. Kitang-kita naman natin, oh. O diba guys, ang saya-saya ni ate. Iba't ibang lahi ang nanonood sa kanya at nakikisayaw. Para sa akin, wala namang problema ang ginawa niya. Pero, kung nasa tamang lugar, kung sila-sila lang. Pero, ginawa niya ito sa seaside at sa public. So, ano na lang magiging reaksyon at isipin ng ibang tao o ibang lahi. Kayo guys, kayo ang tatanungin ko, ano sa palagay nyo ang dapat mangyari kay ate? Ang bansang Kuwait po ay isa sa bansang may pinakamahigpit na batas. Stricto, lalong-lalo na pagdating sa mga kababaihan. So guys, kayo ang tatanungin ko, ano ang mangyayari kay ate in the future? Itong videong ito ay trending at ilang beses kong napanood. Pero hindi ko pinapansin. Since marami ang nagtatag at humihingi sa akin ng opinion, ginawang ko ng video. Walang masama ang mag-enjoy, lalo na pag-day off ng isa nating mga kababayan o ng isang OFW. Pero lagi nating tatandaan na may limitasyon ang ating pag-enjoy, lalong-lalo na kung tayo ay nasa dayuhang bansa. Lalong-lalo na kung bansang pinagtatrabahuhan natin ay may strictong batas. Si kabayan ay alam kong nag-enjoy na. Pero sa kanyang pag-enjoy, hindi niya naisip ang mga consequence na haharapin niya in the near future. Sana walang nangyari kay kabayan. Kabayan, sa susunod, kung ikaw ay mag-enjoy at gusto mong sumayaw sana sa private room. I mean, yung kayo-kayo lang, hindi maraming ibang lahi. Kasi kaya tayo napapagkamalan o nasasabihan na easy to get ang mga Pilipino. Isa yan sa lagi nilang iniisip na kakababa ng dignidad bilang isang Pilipino, hindi ba? Masakit sa pakiramdam na makakarinig ka ng mga salita from the other nationalities na masama at ibinababa nila ang dignidad, lalo-lalo na ng ating mga kababayan na Pilipina na kababaihan. Sana dumating ang araw na hindi mo pagsisihan, kabayan, ang iyong ginawa. Paalala po sa lahat ng kababayan ko na nagtatrabaho, especially sa Middle East. Mag-ingat po tayo sa ating mga ginagawa. Isipin po natin ang magiging resulta ng bawat ikinikilos natin. Upang sa ganon hindi tayo mapahamak at hindi maging problema sa mga araw na darating. Tayo po ay nasa ibang bansa upang magtrabaho. Walang problema kung kayo ay mag-enjoy, lalabas, pero lagi niyo pong iisipin ang gagawin niyo ba ay ikabubuti niyo,
ikabubuti ng inyong pamilya. Walang problema kung minsan-minsan tayo ay mag-enjoy lumabas. Pero lagi nating iisipin na tama ba ang ating ginagawa. Hanggang dito na lang muna po ang video natin sa araw na ito. Paalala po sa lahat ng OFW dito sa Saudi Arabia o saan mang sulok ng mundo. Mag-ingat, magdasal. Mahalin ang pamilya sa Pilipinas. Muli, ako po si Izumi Kabungkal na lagi nagpapaalala, be a responsible OFW. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Keep safe and God bless everyone.